Ang pagi-pagi ay isang uri ng caterpillar na kadalasan nating makikita sa mga dahon ng mga damo at mga puno. Mayroon itong napakatingkad na kulay green na nagsisilbi niyang protection upang hindi siya basta-bastang makikita ng mga kalaban. Ang caterpillar na ito ay medyo palapad ang hugis kaya perfect siyang makapagtago sa mga dahon kung saan nagbi-blend siya sa kulay green na nasa kanyang paligid. Maganda siya tingnan, subalit ito ay lubhang mapanganib kapag nadampi ito sa iyong balat. Mayroon kasi itong sting na higit na mas makamandag kaysa natural na caterpillar na ating kadalasang nakikita. Maari kang magkaroon ng rashes na may kasamang hapdi at pamamaga sa mga parte na nagkaroon ng contact sa insektong ito. Narito ang mga tips para makaiwas sa pinsalang dulot ng pagi-pagi. Una, magsuot ng jacket at pantalon kapag magpunta sa mapunong lugar. Pangalawa, suriin ang lugar na iyong dadaanan, at maging mapagmasid sa mga dahon na nasa paligid. Kapag may makita kang pingas-pingas na mga dahon, isa iyon sa mga palatandaan na maaring may mga pagi-pagi sa lugar. Pangatlo, magdala ng pampahid para sa mga kagat ng insekto na nabibili sa botika. Mas mainam ang pampahid na may kaunting menthol para maibsan ang hapdi. Ang pagi-pagi nga pala mga idol ay galing sa mga napisang mga itlog ng isang moth na ating kadalasang makikita sa gabi. At kalaunan ay magiging moth din sila pagkaraan ng ilang araw kagaya ng stages ng buhay ng isang butterfly. Ang pagi-pagi ay magiging isang bilog na bagay pagkaraan ng ilang araw nilang pananatili sa mga dahon. Ganito ang itsura niya pagkatapos niyang magpakabusog sa mga dahon pagkalipas ng ilang mga araw. Mula sa kulay birdie na caterpillar, ngayon ay naging isang bilog na kulay brown siya. Ganito siya manatili hanggang tuluyan na siyang magiging isang moth. Lahat ng mga buhay ilang, sa ating paligid ay may kani-kanyang defense mechanism para protektahan ang kanilang mga sarili. Katulad na lamang ng main topic natin sa video na ito na may kakaibang kamandag. Ang mga pagi-pagi o slug caterpillar, ay sadyang mababagal kumilos kaya binigyan siya ng pambihirang pamprotekta sa kanyang sarili habang nanatili siya sa ganitong stage. Dahil sa oras na maging ganap na siyang moth ay magkakaroon siya ng pambihirang bilis at higit sa lahat, sila ay nakakalipad. Ano ba ang pakiramdam kapag masting ka ng pagi-pagi? Well, masasabi kong maihalin tulad ko siya sa sting ng pambihirang halamang na itampok natin sa nakaraang video, ang sting ng nettle. Kung hindi kayo aware tungkol sa halamang ito, ay pwede ninyong tingnan sa channel na ito upang magsilbing ninyong guide kung sakaling maka-encounter kayo ng mga ganito sa bundok. Kadalasan sa mga pagi-pagi ay nagtatago sa ilalim na parte ng dahon kaya madalas maraming nabibiktima dito. Bukod kasi sa kakaiba niyang hugis at kulay, magaling din siyang magtago. Ang mga moth ay kadalasang nangingitlog tuwing mainit ang panahon. Kaya seasonal ang pagdami ng mga pagi-pagi o slug caterpillar, mas marami ang kanilang bilang pagkalipas ng tag-ulan.
Ang moth ay mananatili sa ganitong chamber sa loob ng 21 days o mahigit pa, depende sa lugar kung kailan ang environment ay maging favorable para sa kanila upang lumabas. Pero dito sa Pilipinas na may dalawang klima lamang, mas gusto nila pagkalagpas ng tag-ulan kaya mas maraming pagi-pagi kapag mainit ang panahon. Kapag sumobra ang dami ng pagi-pagi sa isang lugar, maaari nilang salantain ang sektor ng agrikultura dahil magiging peste sila sa mga pananim lalo na sa nyog at abaka. May mga pagkakataon nang nangyari ito sa isang lugar dahil maaring hindi naging balance ang ecosystem. Mayroon kasing uri ng insekto na kumukontrol sa mga pagi-pagi. Ito ay ang mga wasp at idagdag mo na rin ang mga ibon. Kapag hindi sila naging balanse, mas delikado ang epekto nito sa mga tao. Minsan ko na rin naranasan na masting ng isang pagi-pagi mga idol, kaya ko nagawa ang video na ito para bigyan ng babala ang mga iba na hindi pa naranasan ang kamandag ng slug caterpillar o pagi-pagi. Ang sting ng pagi-pagi ay iba sa lahat ng caterpillar. Hindi ito katulad ng iba na makati. Ito ay masakit ng sobra-sobra. Once na lumapat ito sa iyong balat ay agad-agad mo siyang maramdaman, lalo na kung mas maraming pagi-pagi ang makakasting sa'yo. Kaya hanggat maaari ay umiwas na lang, dahil hindi biro sa pakiramdam ang masting ng pagi-pagi mga idol. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. Maraming salamat sa iyo kaibigan, sana'y pagpalain ka ng puong may kapal at bigyan ka ng mahabang buhay kasama ang buong mong pamilya. Mabuhay ka!